Ang mga panaginip ay bahagi ng ating subconscious mind na madalas nagiging misteryo sa maraming tao. Ang mga interpretasyon ng panaginip ay isang sinaunang kasanayan na matutuntun mula pa sa mga sinaunang sibilisasyon tulad sa Egypt, Greece at Mesopotamia. Sa modernong panahon, ang mga scientists, psychologists at mga eksperto sa espiritualidad ay nag-aral at nagbibigay kahulugan sa mga panaginip upang maunawaan ang ating mga damdamin, takot at pagnanasa. Narito ang ilan sa mga kahulugan ng mga karaniwang panaginip natin. Huwag po nating kalilimutang mag-like, subscribe or mag-comment sa mga video na inyong napapanood. Malaking tulong po sa amin itong mga gumagawa ng mga video gaya nito. Ang paglipad. Ang paglipad sa panaginip ay kadalasang nauugnay sa pakiramdam ng kalayaan, kontrol at tagumpay. Ito rin ay maaaring nagpapahiwatig ng pagnanais na makaiwas sa mga problema o sitwasyon sa tunay na buhay. Sa psychological na pananaw, ang paglipad ay maaaring sumisimbolo sa mataas na ambisyon o ang pagsusumikap na makamit ang mga layunin. Pagkahulog. Ang pagkahulog sa panaginip ay karaniwang nagpapakita ng kawalan ng kontrol o takot sa pagkabigo. Maari rin itong sumasalamin sa mga insecurities o anxieties sa buhay. Ayon sa mga psychologists, ang mga panaginip na ito ay maaaring bunga ng stress o takot na hindi mapanatili ang mga bagay na hawak mo sa iyong buhay. Paghabol. Ang mga panaginip kung saan ikaw ay hinahabol ay kadalasang nagpapahiwatig ng takot o pagkabalisa tungkol sa isang bagay o sitwasyon sa iyong buhay. Ang humahabol ay maaaring kumakatawan sa isang tao, responsibilidad, o emosyon na iyong iniiwasan. Ang mga ganitong uri ng panaginip ay kadalasang nauugnay sa stress at pressure sa buhay at ang pagkisikap na harapin ang mga takot at problema. Pagbubuntis. Ang panaginip tungkol sa pagbubuntis ay karaniwang nangangahulugang bagong simula o pag-unlad sa isang bahagi ng buhay. Ito ay maaaring tumutukoy sa pag-uspong ng bagong ideya, proyekto, o personal na pagbabago. Ang pagbubuntis sa panaginip ay sumisimbolo sa paglago at potensyal. Ito rin ay maaaring sumasalamin sa pagnanais na magkaroon ng anak o takot sa mga responsibilidad na dala ng pagiging magulang. Pagkamatay. Ang panaginip tungkol sa kamatayan ay hindi palaging negatibo. Ito ay maaaring nagpapahiwatig ng pagtatapos ng isang yugto sa buhay at pagsisimula ng bago. Maaari rin itong kumatawan sa takot sa hindi kilala o pagbabago. Ang kamatayan sa panaginip ay kadalasang nauugnay sa malaking pagbabago at paglipat sa buhay. Ito ay maaaring sumasalamin sa pagnanais na magbago o magbitiw sa mga lumang gawi. Pagsusulit o exam. Ang mga panaginip tungkol sa pagsusulit ay madalas na nauugnay sa pakiramdam ng hindi pagiging handa o takot sa paghusga. Maaari rin itong pahiwatig ng pressure sa buhay at pagnanais na magtagumpay. Ayon sa mga eksperto sa panaginip, ang mga ganitong panaginip ay karaniwang nararanasan ng mga taong may mataas na expectation sa sarili at takot na mabigo. Mga buhawi o natural na sakuna. Ang mga panaginip tungkol sa mga natural na sakuna tulad ng buhawi, lindol o baha ay karaniwang sumasalamin sa malalaking pagbabago o kaguluhan sa buhay. Maaari rin itong magpahiwatig ng pakiramdam ng kawalan ng kontrol. Ang mga sakuna sa panaginip ay kadalasang nagpapakita ng mga emosyonal na bagyo o malaking stress na nararanasan sa tunay na buhay. Pag-aasawa o kasal. Ang panaginip tungkol sa kasal ay maaaring magpahiwatig ng pangako, unyon, o pakikipag-ugnayan. Maaari rin itong sumalamin sa pagnanais na magpakasal o takot sa pagdidesisyon sa buhay. Ang kasal sa panaginip ay kadalasang nag-uugnay sa mga relasyon at pangako at maaaring sumasalamin sa pagnanais na makahanap ng kapartner o takot sa pagkagapos sa isang relasyon. Mga panaginip ng hubad. Ang panaginip kung saan ikaw ay nakahubad sa pampublikong lugar ay karaniwang nagpapahiwatig ng pakiramdam ng kahihiyan, kawalan ng kahandaan o pagkalantad. Maaari rin itong nagpapahiwatig ng pagnanais na maging tapat o tunay. Ang mga ganitong panaginip ay nauugnay sa pakiramdam ng vulnerability
o takot na makita ng iba ang iyong mga kahinaan. Pagkakulong o pagka-stranded. Ang panaginip kung saan ikaw ay nakakulong o na-stranded ay kadalasan nagpapakita ng pakiramdam na pagkapigil o kawalan ng kalayaan. Ito ay maaaring sumalamin sa mga sitwasyon sa buhay kung saan nararamdaman mong ikaw ay naipit. Ang ganitong uri ng panaginip ay madalas na nauugnay sa mga limitasyon o mga hadlang na nararanasan sa buhay at ang pagsisikap na makalaya mula sa mga ito. Mahalaga ang pag-unawa sa emosyon na nararamdaman mo sa panaginip. Ang mga emosyon ay nagbibigay ng mahalagang palatandaan sa tunay na kahulugan ng iyong panaginip. Subukang ikonekta ang mga simbolo at kaganapan sa panaginip sa mga nangyayari sa iyong buhay. Ang mga panaginip ay madalas refleksyon ng iyong mga karanasan, takot at pagnanasa. Ang pagtala ng iyong mga panaginip sa isang journal ay makakatulong upang maunawaan ang mga pattern at paulit-ulit na tema. Makakatulong din ito upang mapag-aralan ang mga simbolo sa mas malalim na paraan. Mayroong maraming libro at online resources na nagbibigay ng interpretasyon sa mga karaniwang simbolo ng panaginip. Ang mga gabay na ito ay maaaring magsilbing simula upang maunawaan ang mga kahulugan ng iyong panaginip. Kung ang iyong mga panaginip ay nagdudulot ng matinding emosyon o nagiging sanhi ng pagkabalisa, maaaring makatulong ang pagsangguni sa isang psychologist o therapist na may karanasan sa panaginip. Ang mga panaginip ay mahalagang bahagi ng ating subconscious mind at nagbibigay ng mahalagang pananaw sa ating emosyon, pagnanasa at takot. Ang pag-unawa sa mga kahulugan ng ating panaginip ay makakatulong upang mas maintindihan ang ating sarili at ang ating mga karanasan. Bagamat maraming interpretasyon at teorya ang umiiral, ang pinakamahalaga ay ang personal na koneksyon at pag-unawa sa iyong mga panaginip.